Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscat, and welcome back again here on our channel. So guys, for today's video is the part 2 of Jardinero. So mga nilalang, hindi pa rin po ako makakapag-shoutout for today's video. Hindi ko alam kasi hindi ko talaga nakikita sa phone ko kung sino yung mga nagko-comment today. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa phone ko. Sa mga naghihintay po na may shoutout yung pangalan nila, pasensya muna po. Kung hindi mo pa napapanood yung ilang videos natin na may kinalaman sa Jardinero, may lalabas po na cards dyan sa upper right side po ng screen na to. Just click that at dadalhin po kanya sa playlist natin kung saan naroon lahat ng videos natin na may kinalaman sa Jardinero. So mga nilalang, hindi ko na po patatagalin to. Don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin ang pag-hit ng like button. And now, let's start to watch the part 2 of Jardinero. Huwag ka mag-i-skip ng ads! Jardinero, part 2. Timothy's POV. Ituloy mo ang laban, Timothy. Baka ikaw na ang hinihintay namin para matapos na ang paghahari ni Eduardo Beatriz. Sabi sa akin nang matandang si Mr. Roger Madrigal. Si Mr. Roger Madrigal ay isa sa mga kaibigan ng aking lolo at naging vice mayor din siya ng lolo ko noong nasa pagka-mayor pa si lolo. Nang gabing yon ay kasalukuyang nagaganap ang golden wedding anniversary nila ng kanyang asawa, kaya naman nagsama-sama ang mga dating kapartido na at kaibigan ni Lolo. Sa mga panahong yun naman ay kasalukuyan na lang nakaupo si Lolo sa wheelchair nito kung kaya't hindi na ito sumama sa nasabing pagtitipon at selebrasyon. Oo nga naman, Iho. Nasa likod mo kami at handang sumuporta. Dagdag pa ng isa pa sa mga dating kapartido ni na Lolo at nang matandang si Roger Madrigal. Ang totoo niyan ay wala akong balak na pasukin ang mundo ng politika, Mr. Madrigal. Sinabi ko sa sarili ko na hindi yun ang gusto ko para sa akin. Para kasi sa akin, marumi ang politika. Pwede naman kasi akong tumulong sa taong bayan kahit wala ako sa posisyon. Pero dahil sa mahigpit na pangungumbinsi sa akin ni Lolo, wala akong nagawa kundi ang magdesisyon na bakit hindi ko subukan. Sagot ko kay Mr. Madrigal at sa iba pang mga taong naroon. Dahil malaki ang pag-asa naming ikaw na ang hinihintay ng lugar na ito. Walang maglalakas ng loob labanan sa pagka-mayor si Eduardo Beatriz. Marami na sa kababayan natin ang takot sa Eduardo Beatriz na yon. Naghahari-harian ang pamilya nila dito. At ang lahat ay kontrolado. Muling sabi ni Mr. Madrigal. Isa pa hong challenge sa akin yon, Mr. Madrigal. Sumusobra na ho sa kasamaan sa Eduardo Beatriz. Kaya dapat nang putulin ang paghahari niya rito. Marami ng kabataan ang nasira ang buhay dahil sa mga nagkalat na bawal na gamot. Lumalala din
ang iba pang negatibong gawain nila dito. Lahat ng kumakalaban sa kanya ay pinatatahimik niya, pero hindi ho ako natatakot sa pwede niyang gawin sa akin. Sagot ko kay Mr. Madrigal. Sa edad kong 27 ay determinado na akong gawin ang bagay na ito. At malaki ang pag-asa naming mananalo ka kung dadaan sa tamang proseso ang botohan. Nakakita ng pag-asa sa iyo ang mga taong bayan, muling sabi ni Mr. Madrigal. At ayokong biguin ang taong bayan. Maliban na lang kung may mangyari sa aking hindi maganda bago sumapit ang eleksyon. Sagot ko ulit kay Mr. Madrigal. Mag-iingat ka rin, Hio. Mahirap kalaban ng mga Beatriz. Muling sabi sa akin ni Mr. Madrigal na may halong pag-aalala. Kailan mo ba plano mag-file ng candidacy mo, Iho? Tanong naman sa akin ni Mrs. Madrigal na siyang asawa ni Mr. Roger Madrigal. May 3 days pa naman ho before the deadline, ma'am. Nagmamasid pa ho ako sa paligid ko. Baka kasi inaabangan lang ako ng mga tauhan ni Beatriz at baka may gawin sa akin para hindi ako makapag-file ng candidacy ko. Sagot ko kay Mrs. Madrigal. Kailangan talaga namin ng isang katulad mong bata, determinado at may prinsipyo bilang mayor sa lugar na to. Sabi ulit sa akin ni Mr. Madrigal sa akin na sinamahan pa niya ng pagtapik sa balikat ko. Makalipas ang ilang oras, hindi na rin ako nagtagal pa sa nasabing pagtitipon. Alas 10 pa lamang ng gabi ay nagpaalam na ako sa mag-asawang Madrigal at sa iba pang bisita ng mga ito. Sa loob ng sasakyan, habang pauwi ay hindi ko maiwasang mapangiti. At iyon ay dahil sa napakalaki ng tiwala at pag-asang ipinapakita sa akin ng mga kababayan ko. Nagmistulan akong solusyon para iligtas ang lugar na yon mula sa kamay ng mga Beatriz. Hindi ka sila bibigoyin. Umaasa silang ako ang magdadala ng pag-asa sa lugar na ito. Lalo lang lumalakas ang loob kong ituloy ang pagtakbo laban kay Eduardo Beatriz. Bulong ng isang bahagi ng isip ko. Sir, mukhang kailangan niyo ng magdagdag ng bodyguards kapag nakapag-file na kayo ng candidacy ninyo. Sabi naman ng driver at bodyguard kong si Nolan. Hindi na kailangan, Nolan, kahit gaano pa karami ang baging bodyguards ko. Kung talagang may balak sa akin si Eduardo Beatriz, mangyayari at mangyayari yon. Doble na lang natin ang pag-iingat. Sagot ko kay Nolan. Maya-maya pa ay nagulat na lang ako nang bigla kong mapansin ang isang lalaking tumatakbo sa gilid ng daan. Nang mapansin naman ng lalaking yun ang sasakyan namin, ay hinarang ito ang sarili niya sa daraanan sana namin. Huminto ka, Nolan. Utos ko kay Nolan nang harangin nga kami ng isang lalaking mukhang nangangailangan
ng tulong. Agad namang itinigil ni Nolan ang pagmamaneho ng sasakyan. Sir, baka, baka wala yan na kalaban. Paalalang sabi sa akin nito. Huwag ka mag-alala, mag-iingat ako. Sagot ko kay Nolan at saka ko ibinaba ang salaming bintana sa gilid ko. Sir, please, tulungan niyo ako. May mga taong humahabol sa akin. Tila ay nagmamadaling pakiusap sa akin ng lalaki. Saglit naman akong napatingin kay Nolan at saka ko binalik ang tingin ko sa lalaki. Sino humahabol sa'yo? Tanong ko sa isang lalaki. Mga tauhan ho ni Ernesto Beatriz, sagot ng lalaki sa akin. Si Ernesto Beatriz ay ang kapatid ni Eduardo Beatriz. Tulungan niyo ako, please. Siguradong alam na nila na nakatakas ako. Pakiusap ng lalaki habang palingon-lingon sa magkabilang panig niya. Sandali akong nag-isip sa mga oras na yon. Gusto ko sanang tulungan ang lalaki, subalit naisip kong wala akong dapat o hindi ako dapat magtiwala agad dahil alam kong nasa paligid lang ang mga kalaban. Hindi pa man ako nakakapagdesisyon ay nakarinig na ako ng isang alingaungaw ng baril sa kadiliman ng gabi. Sa pagkakataong yon, ay lalong nataranta ang lalaki at isiniksik niya ang katawan niya sa gilid ng kotseng sinasakyan ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa at agad ko nang binuksan ang pintuan ng kotse na nasa gilid ko at saka ko hinila ang lalaki papasok sa loob ng kotse. Nolan, umalis na tayo dito. Bilis! Utos ko kay Nolan nang tuluyang makapasok ang lalaki sa loob ng kotse. Dahil bigla ko na lamang hinatak ang takot na lalaki papasok sa kotse ay napaupo ito sa hita ko pero tila ay hindi nito napansin ang bagay na yon. Mas nangingibabaw ang takot nito sa mga pagkakataong yon. Sinusundan nila tayo. Natatakot na sabi ng lalaki. Nasundan ko naman ng tingin ang tinitingnan ng lalaki ay nakita ko naman mula roon. Ang dalawa pang lalaking kasalukuyang hinahabol kami. Siliksik pa ng lalaki ang mukha nito sa dibdib ko nang muli kaming makarinig ng tunog ng baril. Mabuti na lang talaga ay nasa pagitan namin ang dala nitong bag na kulay itim. Agad namang pinatakbo ni Nolan nang mabilis ang kotse at saka inilikom nito sa unang kalyeng nadaanan namin para agad na maiwasan ang humahabol sa amin. Sa pagkakataong yon, tila ay nakaramdam ng pagkahiya lalaki kaya agad itong umalis mula sa pagkakaupo niya sa hita ko. Are you okay? Tanong ko sa lalaki. Medyo kinakabahan pa rin ako. Sagot nito sa akin. Maraming salamat sa inyo. Muntik pa kayong madamay ng dahil sa akin. Muling sabi nito sa akin bilang paumanhin. No, it's okay. Pasensya ka na kung medyo nagduda pa ako
sa iyo nauuna. Sagot ko sa lalaki. Ayos lang ho. Ang importante ho ay nakatakas ako mula sa kanila. Muli nito ang sabi sa akin. Ang sabi mo sa akin kanina ay mga tauhan ng isa sa mga kapatid ni Mayor Beatriz ang humahabol sa iyo? Tanong ko sa isang o sa lalaking tinulungan namin. Oo, si Ernesto Beatriz, sagot nito sa akin. At bakit ka naman nila hinahabol? Muli kong tanong sa kanya. May hinahanap ho kasi akong tao nang hindi ko naman makita ay na ang hinahanap ko ay naisipan kong magtungo sa City Hall at doon ko siya nakita. Nilapitan ako ni Ernesto Beatriz at siya mismo ang nagpresenta na tutulungan niya akong hanapin ang taong hinahanap ko. Naniwala at nagtiwala naman ako dahil ang sabi niya sa akin ay kapatid daw siya ni Mayor Eduardo Beatriz. Tapos, ang sabi niya pa sa akin ay kilala raw niya ang tatay ng hinahanap kong tao. Nagpresenta rin siyang samahan ako. Dumagdag sa pagtitiwala ko ang pagiging disente niyang tao. Pagbibigay paliwanag sa akin ng lalaki. Then, what happened? Iling ko sa lalaki habang hindi ko inaalis ang mga mata ko sa maamong mukha ng lalaki. Hindi kasi yan yun na nais ko pang makakuha ng karagdagang impormasyon at nais kong malaman ang tunay na nangyari sa lalaking kausap ko sa kamay ng mga Beatriz. Ang layo ng binyahe namin, siguro pinaikot-ikot na lang niya ako hanggang sa malapit ng magdilim. Pagkatapos ay dinala niya ako sa parang isang farm. Nang makahalata na ako, hindi na niya ako pinaalis at saka niya ako inilagay sa isang kwarto at ipinabantay niya ako sa mga tauhan niya. Muli nitong paliwanag sa akin. Paano mo sila natakasan? Muli kong tanong sa lalaki. May natanggap siyang emergency call. Base sa mga narinig kong salita ay parang may nawawala yata silang alagang hayop. Kaya naman bigla siyang napatakbo. Naiwan naman ako sa mga bantay niya. Ayaw nila sana akong palabasin ng mga, tauhan niya pero nagdahilan ako na kinakailangan kong magtungo sa banyo. At mula doon ay nagawa kong makatakas. Sa katunayan niyan ay iniwan ko na nga ang suot kong sapatos para makatakbo ako ng mabilis. Muli nitong paliwanag sa akin. Napansin ko ding puro putik ang braso nito at may mahahabang gasgas din ang ilang bahagi ng braso niya. Maging ang damit at dala nitong bag ay puro putik din. At mukhang nagsasabi naman ito ng totoo. Hindi naman siguro siya pakawala ng kalaban. Wala namang sigurong tao na susugatan ang sarili niya para lang sa isang malaking drama, sabi ng isang bahagi ng isipan ko. Agad ko namang inutusan si Nolan na humanap ng pinakamalapit na klinik sa mga oras na yon para magamot ang mahahabang gasgas ng lalaki.
Kapansin-pansin kasi na masyadong malalim ang mga gasgas nito. Baka masundan pa nila tayo. Takot na sabi ng lalaki nang marinig nitong inutusan ko nga si Nolan. Wala kang dapat pang ikatakot, mister. Habang nasa pangangalaga ka namin, ay nasisiguro kong walang masamang mangyayari sa'yo. Sabi ko sa lalaki. Kapansin-pansin naman na tila ay nabawasan ang takot sa mukha ng lalaki. Maya-maya pa ay huminto ang sasakyan namin sa isang maliit na klinik. Habang nililinis at ginagamot ang mga sugat ng hindi ko pa nakikilalang lalaki, ay naghintay ako sa di kalakihang receiving area. Mula naman sa kinauupuan ko ay kitang-kita ko ang lalaki na kasalukuyan ngang ginagamot ang mga sugat. At mula din sa kinauupuan ko ay pinagmasdan at pinag-aralan ko ang guwapong mukha ng lalaki. Bata pa ang lalaking yon. Sa tingin ko ay nasa 20 pa lamang ang edad nito. Hindi ito kataasan. Sa tingin ko ay hindi lalampas ang height nito sa 5 talampakan at 6 na pulgada. Bumagay naman ang kulay ng balat nito sa napakagwapong mukha ng lalaking iyon. Hindi lang ito basta gwapo, may taglay din itong karisma. Hindi kaya pain siya ni Eduardo Beatriz? O nagkataon lang talaga na ako ang nakakita sa kanya kanina? Muli ko namang tanong sa isip ko na tila ay nagdududa habang pinagmamasdan ko ang mukha nito. Nang mapalingon naman sa akin ang lalaki at magkatinginan kami sa mga mata namin ay parang gustong maglaho ng lahat ng pagdududa ko sa lalaking yon. Mukha siyang inosente. Hindi naman ako ipinanganak kahapon para hindi ko makilatis ang klase ng mga taong lumalapit sa akin. Sa edad kong 27 ay marami ng tao ang dumating at umalis sa buhay ko. Na hindi ko na nga rin alam kung ilan ang mga taong dumaan sa buhay ko. Hindi ko na mabilang. Hindi ko na rin matandaan kung ilan ang seryoso at hindi. Maya-maya pa nang matapos mabigyan ng lunas ang sugat ng lalaki, ay agad ko na itong tinanong, saan ka namin ihahatid ngayon? Tanong ko sa lalaki, babalik na lang siguro ako sa amin. Muntik na rin akong mapahamak dahil sa paghahanap ko sa taong hinahanap ko. Malungkot na sagot sa akin ng lalaki. Sino ba ang hinahanap mo? Tanong ko sa lalaki. Nobya ko. Sagot nito na sinabayan niya ng pagyuko ng ulo niya. Nobya mo? Pag-uulit kong tanong. Tumangon naman ito. Oo. Buntis kasi siya. 2 buwan na siyang hindi nagpapakita sa akin. Dati kasi ang kaklase ng mapag-alaman kong buntis pala siya at ako ang ama ng dinadala niya, agad ko siyang hinanap.
May address kasi sa lumang ID niya na naiwan sa akin, kaya yun ang dinala ko sa paghahanap sa kanya. Gusto ko lang makasigurong ayos lang siya at ang pinagbubuntis niya. Sagot sa akin ng lalaki. Lalo naman akong nakaramdam ng awa para sa lalaking yon. Agad ko naman itong inilalayan pabalik sa loob ng kotse. Katulad ng ayos namin kanina, magkatabi kami nito sa backseat habang ipinagdadrive nga kami ng bodyguard kong si Nolan. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Jonathan, maikli nitong pakilala sa akin. I'm Timothy. Timothy Adamson. Taga rito ang family ko sa lugar na ito. At ako naman ay mahigit isang taon pa lang akong nag-i-stay rito. Kaya malamang, hindi kita matutulungan sa paghahanap mo sa nobya mo. Sagot ko sa lalaking si Jonathan. Ayos lang ho, babalik na lang ho ako sa amin. Sagot nito sa akin. Saglit kong sinulyapan ang relong suot ko at saka muling nagsalita. Masyado ng malalim ang gabi para bumiyahe. Delikado na rin ang bumiyahe sa ganitong oras at sa kalagayan mo dahil baka masundan ka pa ng mga tauhan ni Ernesto Beatriz. Bakit hindi ka nalang bukas bumiyahe? Sagot ko naman sa kanya na may halong pag-aalala. Wala naman ho akong tutuluyan dito eh. Maikling iling ito sa akin. Pwede kang sumama lang muna sa bahay. Doon ka na magpalipas ng gabi. Yun ay kung magtitiwala ka sa akin. Sabi ko kay Jonathan. Nakakahiya. Nakaabala na nga ako eh. Malaking abalang nagawa ko. Salamat na lang. Pakihatid na lamang ako sa terminal at doon na lang ako maghihintay ng sasakyan. Sagot nito sa akin sa nahihiyang paraan. Hindi siguro kita mapagbibigyan diyan sa gusto mong mangyari, Jonathan. Paano kung masundan ka ng grupo ni Ernesto Beatriz? Baka hindi mo alam kung gaano kadelikado ang lalaking yun. Ginagamit niya ang posisyon ng kapatid niya na nasa politika para makagawa ng mga kalokohan. Konsensya ko kapag may nangyari sa iyong hindi maganda. Sa itsura mong yan, hindi bagay sa iyo ang makaranas ng kamay na bakal mula sa mga Beatriz, sabi ko sa lalaking si Jonathan. Isang malungkot na buntong hininga naman ang pinakawalan nito sa mga sandaling yun. O baka naman natatakot ka lang na magtiwala sa akin. Muli kong iling matapos ko marinig ang buntong hininga nito. Tumingin naman sa akin si Jonathan at saka muling nagsalita. Pagkatapos ng pagtulong na ginawa mo sa akin, alam kong hindi ka masamang tao. Sagot naman ito sa akin. Yun naman pala eh. Bakit ayaw mo pang sumama sa akin sa bahay? Tanong ko sa kanya. Hindi ba nakakahiya sa mga kasama mo sa bahay? Tanong sa akin
ng lalaking si Jonathan. Wala kang dapat alalahanin. Nakangiting sagot ko naman sa kanya. Carson's POV. Makalipas ang mahigit kalahating oras magmula nang makaalis kami sa klinik na pinagdalhan sa akin ng guwapong lalaking si Timothy, ay papasok na sa mataas na gate na gawa sa bakal ng mga Adamson ang kotseng sinasakyan namin ni Timothy. Hanggang sa pagbaba ko sa naturang kotse nito ay inalalayan pa rin ako ng lalaking si Timothy. Ako si Carson, at sa pagkakataong ito ay kilala ako ni Timothy bilang si Jonathan. Kinakailangan kong palitan ang tunay kong pangalan para sa misyon na ginagampanan ko sa mga sandaling iyon. Ako si Jonathan sa mga panahong kaharap ko, si Timothy. Feel at home, sabi sa akin ni Timothy habang naglalakad kami papasok sa loob ng bahay. Halos malula naman ako sa napakalaking bahay nito na animoy isa ng mansyon. Kumain muna tayo. Alam kong nagutom ka dahil sa nangyari sa'yo kanina, sabi nito sa akin. Tinungo naman namin ang dining room ng malaking bahay nito. Nang marating nga namin ang dining room, ay agad nitong inutusan ng isang maid na gising pa para maghanda ng pagkain. Ang laking abala nitong ginawa ko sa'yo. Mahinang sabi ko naman sa kanya habang nakaupo na ako sa isang silya sa mahabang dining table. Kasalukuyan ko pa rin inililibot ang paningin ko sa malaking bahay nito at palingon-lingon ako sa magkabilang panig ko. Ayos lang yon. Mabuti na nga lang ay ako ang nakakita sa'yo. Sagot naman ito sa akin. Oo nga ho eh. Halos gusto ko nang mawala ng pag-asa kanina. Bihira na din pala ang sasakyan sa lugar na yon kapag ganoong oras. Kung hindi nyo siguro ako nakita kanina, hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa akin ngayon. Kaya salamat po talaga. Sabi ko naman kay Timothy. Pasalamat ka at may nawawala silang alagang hayop. Nakangiting iling nito sa akin kaya naman napangiti na rin ako. Kumain ka na. Pagkatapos ay hihahatid na kita sa guest room para makapagpahinga ka na din agad. Sabi nito sa akin. Pwede bang bukas na bukas din ng umaga ay umalis din ako kaagad? Tanong ko kay Timothy. Bakit nagmamadali kang umuwi, Jonathan? Tanong sa akin ni Timothy. Nakakahiya kasi sa mga kasama mo dito sa bahay kung sakaling gumising pa sila na narito pa ako. Mapagkumbaba akong sagot sa kanya. Ang lolo ko lang ang kasama ko rito ngayon at saka ang tita Leonora ko na youngest sister ng father ko. At may ilang mga kasambahay rin kami rito. Napupuno lang ng tao ang bahay na ito tuwing summer o Christmas season. Ang father ko naman ay matagal nang wala.
Ang mother at dalawang kapatid ko naman ay madalas ding wala rito dahil sa business namin. At ang dalawang anak naman ni Tita Leonora ay parehong nasa ibang bansa. Dahil yung isa ay doktor at yung isa naman ay engineer. Pagbibigay impormasyon sa akin ni Timothy patungkol sa pamilya niya. Wala naman akong ginawa, kundi ang makinig na lamang sa kwento ni Timothy habang kumakain ako. Siya nga pala, di ba gusto mong makita ang nobya mo? Tanong nito sa akin maya-maya. Huwag na lang muna siguro, maikli kong sagot dito. Itutuloy.